Hello to mga sir. Na ano? Dadaling ko po talaga sa inyo. Mm. Kaya lang wala talaga kami ng pang-order na pang-towing. Yan to mga sir, at mayroong ano, dinala sa atin. Sakto-sakto rin yung ano, pagkakadating ni sir. Ayan, yung may-ari si sir. Taga North Sagaray pa siya, at mayroon din siyang booking papunta rito sa Maynila. Saktong umingay yung kanyang motor. Yan po yung tunog ng makina niya mga sir. Chinik niya na yung ano, yung tensioner niya, kasi nanonood din sa ating vlog. At okay naman yung tensioner niya. Nakikita parang bago pa yung tensioner niya. At pang wave po yan. At yan yung tunog niya. Kapag na-check na yan dyan, at okay naman yung tensioner natin, maaaring andito. Pagka mga ganitong tunog, maaaring sa rocker arm yan yung problema niyan mga sir. Pero pag mas matining pa yung tunog niya, doon naman sa valvula or yung valve guide maluwag na. Kapag maluwag na yung valve guide, loss compression na yung kalabasan noon sa katagalan. At buti nga lang at nadala niya dito kaagad. Patayin natin kasi napakadelikado yung tunog niya mga sir. Kapag tinatagal mo pa yan, maaaring marami pang sirain. Kaya i-double check natin, tatanggalin natin yung cover kung ano yung problema nito, kung bakit ganyan yung tunog niya. Biglaan lang daw yung tunog niyan mga sir. Biglaan lang. Stop to. At ito, pasalado na rin kami. At followers din natin to, subscriber. Kaya ano, i-check na lang natin yung motor niya kasi malayo pa yung uuwihan ni sir sa North Sagaray pa. Baka sa biyahe niya, kung tatakbo niya itong ganitong tunog, baka masiraan lang uli. Baka dumami yung problema. Abo ka mga. Yan, check natin yung ano, yung rocker arm. Kasi ito, pinagawa yata ako dati. Yan, check natin yung ano, takip. Check natin. Ano yung problema nito, bakit ang maingay. Yan, tanggal mo natin yung cover. Diyan natin malalaman yung problema niya mga sir. So, ano yung problema nito? Kasi kapag pinatagal mo pa yan, at nakita, narinig niya makaagad, kaya yung dinala niya dito. So, kaya napaka-importante mga sir na ano, dapat mausisa rin tayo sa motor natin. Pagka once may hindi na kayo maintindihan sa motor nyo, ingay, ganun, or palyado, mga ganun, mas maganda kung ma-check nyo na. Kasi baka bumami pa yung problema. Ilaw natin. Tapos si top dead mo. Para ma-check natin. Tanggalin mo muna ito. Kapag ka mag-tap dead tayo sa click na version 2, tanggalin nyo lang yung cover sa plastic doon sa may pulley. Para maikot nyo yung pulley. At umikot din to. Parang wala yata yung ano. Adjust ng ano natin. Black arm. Ayun, nawala ko. Ayan, ito pala yata nagpapaingay yung ganito niya mga sir sa Texas natin. Ayan, wala. Kaya yun yung nagpapaingay. Ganito niya. Ayan. Siguro ito mga sir nung tinune up to, kasi makahalata naman natin kung papansin yung rocker arm na exhaust maitim, yung intake makinis. Mahalata ang ano to, pinalitan to, siguro nung nag-adjust, hindi masyadong hinigpitan, kaya kinalabasan sa tagal na ito, lagi nagbabounce, lagi naglalaro, natanggal na ng kusa, pero dito, pag sa click mga sir, hindi mo yan mapapatanggal mga sir, kasi itong adjuster natin na yan, sa loob mo siya ipapasok, hindi sa labas, sa loob, kaso yun doon na nawala. Kita update muna. Yeah.
Yan yung control niya mga sira, itapat niyo dito. Dikit na. Yan ang tukod pa yung intake. Tapos yung exhaust na wala yung adjuster ng ating ng valve clearance. Yan. Yan yung nagpapaingay. Kumang mali yata ito. Tapos ito tukod pa. Ang standard na size natin dito mga sarat, 0.010 mm, tapos 0.024 mm daban sa may ano, sa may exhaust. Sana hindi nalustrate itong rack or arm nya. Hanapan mo nga ng ano ng kwan. Ayan, kung ba yan. Yan, ganito yung nawala sa kanya mga sir. Diyan o. Kaso itatry natin kung uubra ito. Ayan, mabuti yung uubra. At hindi nalustrate. Yan, nawala. Buti na lang may meron tayo isang customer din na ano na nagpalit na ganyan. Pati yan, binili niya. Kaya pagka mga ganyan mga sir, yung mga pisa na iniiwan ninyo, yan, pinamimigay ko din sa mga ano, tulad ng mga ganito, na wala na tayong ano, mahanapan. Kaya kapag ka, ano mga sir, ipitan niyo mabuti, yung huwag naman masyadong maigpit, baka sa babali. Yan, yan yung nagpapaingay sa kanya. Buti na lang, meron tayong extra. Yung original niya mga sir, kapag once na nagpalit tayo ng ganyan, tatanggalin yung ano, yung rocker arm bago natin mailagay yan. Yun yung original niya. Yung nilagay ko, hindi na siya ano, original. Kumbaga galing na sa ibang motor yan. Para lang ano, hindi basira at para may magamit si sir. Ngayon, kung sakaling madaan sa ibang Honda, bumili siya ng ganyan, pwede naman. At pwede na rin yan gamitin yan. Ibigay na lang natin kay sir yan. Mas delikado yan. Delikado yan. Tukod pa to. Ayan, i-adjust na natin yung valve clearance. 0.010 mm yung ano, yung intake natin. At 0.024 yung exhaust naman natin mga sir. At syempre, higpitan natin din mabuti. Pagka nag-adjust tayo, huwag naman yung sobrang ano, yung sobrang higpit naman yung gagawin natin. Baka mabali kasi malit lang yung parts na yan. Yung sakto-sakto lang. Kaso nga lang, yung ano, yung natanggal na yun, hindi natin ma, ano, makita sa loob. Baka kinain na yan sa loob. O pumasok doon sa loob. Hindi naman po yung delikado mga sir kasi wala namang gearing doon sa loob ng makina nito. Sigunyal lang siya. Para pumasok doon sa loob. Ngayon kapag ka nag-drain ka, ito batumbang lang yung motor mo, baka balaglag na rin. Yan na rin anong oras na rin. Hindi na natin mahanap ng ano. Kasi kakababa lang ito mga sir. Ilang buwan na ba ito nga to? Wala pang buwan? Wala pa isang buwan to. Ayan. Baka ano, magmamadali eh. Ayan, 0.24 or 0.024 mm yung exhaust natin. Tapos maya maya, paandarin natin. Kita natin mabuti ha. Pero yung wag masyadong ano, higpit ng pang 4 wheels. Pang 2 wheels lang yung pagkakahigpit natin. Yan. Kailangan may swabe yung ano. Pagka tinanggal natin yung pillar gauge natin, dapat may swabe. Okay, balik mo na. Testing natin. Para makuha rin siya sir. At anong oras na?
Ayan. Lagay mo natin yung takip. Eh, may baon po kasi ako isa niyan. Yung isa? Parang sa kalit. Ayan. Nalibay ka na yung cover mga sir. Tapos testin natin pa na rin. Okay. Yan mga sir. Tumahimik na siya. Yung nagitik na rin, naririnig nyo pa yan dyan mga sir. Standard nyo na po yan. Kasi medyo malaki yung sukat ng ano, ng valve clearance ni Click. 10-24 kaya malaki. Yung sa tulad ng mga decarb na maliliit lang. Tapos yung tensioner niya, iba yung tunnel yung nakalagay, Allen wrench na. Kaya papalitan natin. Ibalik natin sa dati. Kasi pagka pinasukan ng ano yan, tubig or tag-ulan, baka pumasok yung tubig dyan, humalo yung tubig sa langis niya, magiging kulay gatas. Kaya palitan natin. Yan mga sir, napalitan natin ang tornilyo. Binigyan lang natin si sir ang tornilyo at marami naman tayong naitatago niyan. Okay, pandarin mo na or ibalik mo na yung upuan para makawin na rin si sir. Yan, okay na mga sir. Kaya dapat i-double check nyo or di kaya ano, lagi nyo observan yung motor nyo after nyo mapagpagawa or mapagawa yung motor ninyo. Kasi may mga lumuwag, maiwasan yung ano, imbis na kunti lang yung problema at pinabayaan lang natin na gano'n yung ingay, baka mas marami pang damayan. Kaya may kauli mga sir.